The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration, as well as the entire brethren of the Church, believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receives the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieves and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the seven bishops, presided by the general bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the three major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregations of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio Stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms: Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, The Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of The Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy. Formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center, the Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aims to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
kapayapaan po ang sumainyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat muli sa ating Panginoon sapagkat patuloy niyang ipinadadama sa atin ang kanyang kabutihan at ang kanyang kagandahang loob sa paraang patuloy niya tayong pinahihiram ng ating buhay at kalakasan. Na dahil dito ay magamit naman natin itong ating buhay at lakas sa isang matuwid na paggamit. At ito nga po ang patuloy nating pagsubaybay upang alamin ang banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin na mga tao na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa atin sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at makakapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Kami po ay umaasa na sa nakalipas na pagsubaybay po natin ay naunawaan natin at sinampalatayanan natin ang unang bahagi ng pagtuturo tungkol po sa kaganapan ng hula tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At mula sa paksang yon ay tinalakay po at itinuro sa pamamagitan ng banal na kasulatan ang bansang pinili ng Diyos kung saan muli niyang itatatag ang kanyang kabanal-banalang Iglesia. At natukoy nga po na mula sa malayong silanganan ay itatatag niya ang kanyang kabanal-banalang Iglesia. Sa bansa na mula sa malayong silanganan na binubuo ang bansang ito ng napakaraming pulo at ang mga doon naninirahan ay may iba't ibang mga pangungusap at wika. At doon ay nalaman natin na isa ang bansang Pilipinas na nasa malayong silanganan na pinatutungkulan ng hula sapagkat napag-alaman po natin na ang Pilipinas ay binubuo ng 7,461 island. At alam din po natin na ang bansang Pilipinas ay gumagamit po ng 130 to 195 na iba't ibang mga wika. So doon ay ipinakikilala ng Biblia at tinitiyak po ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga hula na talagang Pilipinas po ang tinutukoy. Ngayon, mga giliw naming mga taga-subaybay, alam na alam din po natin na sa bansang Pilipinas ay maraming iglesia na dito ay naitindig. Pero ang isang kaibahan po ng iglesyang kabanal-banalan ay naitayo ito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng hula. At upang lalo pang magtumibay sa ating kalooban na ang kabanal-banalang Iglesia ay naitindig na muli sa bansang Pilipinas, alamin natin sa ikalawang bahagi ng pagtuturong ito ano ang panahunan. Para matiyak po natin na sa bansang Pilipinas ititindig ang kabanal-banalang Iglesia. Bilang ikalawang bahagi ng paksang araling, ang kaganapan ng hula tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya muli ay hinihikayat po namin kayo na mataimtim nating subaybayan at pagbulay-bulayan
ang mga pagtuturong ito mula sa banal na kasulatan. Kapatid na Neraya, kailan po ang panahon ng muling pagkakahayag o pagkakatatag ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas? Ang sagot po ng Biblia na isang hula ng una ay nasulat po sa Jeremias. Ang kapitulo po ay 6, ang versikulo 14, kasama po ang 16. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan. Gayon may walang kapayapaan. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Narito po ang batayang talata na nang unay hula tungkol po sa muling pagkakahayag o pagkakatatag ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas. Gaya ng ating narinig, darating ang panahon na isisigaw ang kapayapaan, kapayapaan. Gayon may walang kapayapaan. At ayon sa sabi ng Panginoon, pag narinig na sinasabi at hinahanap o isinisigaw ang kapayapaan, kapayapaan, yun na yung tamang panahon para ang mga tao ay magsitayo, magsitingin, at ipagtanong kung saan nandun ang dating landas, ang mabuting daan. So ang dating landas na nilakaran ng mga unang Kristiyano, ang landas ng katwiran, ang landas ng kabanalan sa loob ng kabanal-banalang Iglesia. At ipinapakilala din ang Iglesia bilang mabuting daan, sapagkat ang sinumang taong lumalakad dito ay makasusumpong ng kapahingahan o kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Bagamat mayroong mga tao, pagka ipinapangaral na ito, pagkatapos na isigaw ang kapayapaan-kapayapaan, ay magsasabing hindi kami magsisilakad o magsisipasok doon. Ito po yung mga taong unbelievers o mga di mananampalataya. Pero sa mga tunay na mananampalataya, ito po ang hudyat. Ito ang tamang panahon para hanapin, para ipagtanong, at kung masumpungan, ito yung tamang panahon para pasukan at maging kaanib sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ang sangkatauhan. Tandaan po natin, sa panahong sinasabi, pinapahayag o isinisigaw ang kapayapaan-kapayapaan, gayon may walang kapayapaan dahil po sa matinding kaguluhang nagaganap sa buong sandaigdigan. Sa mga tuwid, kapatid na Neraya, may pahalata ang Panginoon Diyos kung kailan nararapat hanapin ang mabuting daan at ang dating landas na kung saan ipinaliwanag ng hula ang panahon na ang tao'y maghahanap ng kapayapaan. Kung ganun, kapatid na Neraya, makikita natin na ang sitwasyon noon ay totoong mabagabag. Opo. Balisa ang maraming tao sapagkat hahanapin nila ang kapayapaan. Ang tanong, ayon sa aklat ng kasaysayan, kailan po naganap at sinabi at isinigaw ang kapayapaan, kapayapaan? Sa atin pong panahon ay napakadali po ang information tungkol sa mga natala sa aklat ng kasaysayan kahit na gamitin natin ang Google, ano po? Opo. Maunawa natin na bago isigaw ang kapayapaan-kapayapaan sa buong sandaigdigan ay nagkaroon po muna ng pambuong mundong kaguluhan. Ito po yung tinatawag na First World War o unang yera o digmaang pandaigdig. Ito po ay sumiklab noong 1914. At pagkatapos ng halos apat na taong digmaan, 1914, 1915, 1916, 1917, hanggang 1918, sa loob ng halos apat hanggang limang taong nagdidigmaan, marami pong mga tao ang nangamatay, maraming mga naulila, at laganap ang kaguluhan o kahirapan sa buong mundo. At dahil doon, ang mga tao po ay naghahanap na ng kapayapaan dahil wala namang mabuting dulot.
ang gera na sumiklab noong 1914. Kaya dahil sa pakiusap ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo, ay pinag-usapan kung paano ipatitigil ang digmaan at paiirali ng kapayapaan sa pamamagitan po ng isang kasunduan na may kinalaman tungkol sa kapayapaan. So nagsimula pong mag-usap noong 1919 hanggang 1920, halos 2 taong pinag-uusapan sa pamamagitan po ng noon ay 4 na malalaking bansa na pinapangunahan ng kanilang mga pangulo, na tinawag sa kasaysayan na The Big Four. Ito po ang presidente ng Amerika, ng France, ng Great Britain at ng Germany, na kung saan sa pag-uusap nila ay pinangunahan nila kung paano ipatitigil ang digmaan at ganap na paiiralin ang kapayapaan. At noon nga pong 1920 ay ganap na natatag yung tinatawag na League of Nations, na ngayon ay tinatawag na United Nations. At noong 1921, idiniklara sa buong mundo ang kapayapaan. At sa sobrang tuwa ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo dahil tigil ng digmaan o gera at panahon na ng kapayapaan, sumigaw ang mga tao at nagpahayag ng kapayapaan-kapayapaan. At yun na po ang hudyat batay sa hula. Mm-hmm. Na sinasabi ng Biblia, pag narinig na sinasabi, pinapahayag ang tungkol sa kapayapaan-kapayapaan, ipagtanong nyo na kung saan nandun ang mabuting daan, ang dating landas na lilakaran ng mga unang lingkod ng Diyos. At noon na nga po pinasimulang ipangaral itong kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas, sa katauhan po ng unang kasangkapang pastor ng kabanal-banal iglesia na kinasangkapan ng Diyos, si kapatid na Chopilo Ora. At pagkatapos po ng 1 taong pangaral, nagkaroon ng mahigit 100 miyembro, ipinatala sa Bureau of Commerce na ngayon ay Security and Exchange Commission, 1922. Kaya mula 1922 hanggang 2024, halos sa mahigit 100 taon na po, 102 taon na nangangaral ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya ito pong pasimula ng pangaral ng kabanal-banalang Iglesia ay hindi sa panahon ng kaguluhan, kundi sa panahong natapos ang kaguluhan at umiral ang pansamantalang kapayapaan, sapagkat sabi nga ng hula, pag sinasabi na, pinapahayag na ang kapayapaan-kapayapaan, yun na ang tamang panahon para kumasangkapan ng Diyos ng mga ngaral upang ituro ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kung tayo po ay matatandain o nagtatala sa ating-ating pong mga kwaderno, notebook o anuman, makikita po natin dito, ito na po ang 3rd hula na inihula ng Panginoon para po sa kaganapan ng pagkakatatag ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kabanal-banalan sa bansang Pilipinas. Iririkap ko lamang po. Una, mula sa malayong silanganan. Ayon ang piniling bansa ng Panginoon. At ang ikakikilala sa bansa na naroroon sa malayong silanganan, ang bansang ito ay binubuo ng maraming pulo ng dagat. Nagsasalita ang mga tao ng iba't ibang wika at pangungusap. At ayon po sa datos na atin pong ipinahayag na, yun ay tumutukoy pa rin sa Pilipinas. At para po matiyak natin, ngayon naman ay inihahayag sa atin kung kailan ang panahon ng pagkakatatag ng Iglesia. Sa makatwid bagay, kapag ka ang tao'y naghanap na ng kapayapaan, doon sabi ng Biblia, ipagtanong na ninyo ang dating landas, ang mabuting daan. Sa makatwid, 1921 ay ipinangaral na sa pangunguna ng noon ay unang obispong pangkalahatan, ang matandang kapatid na Chopilo Ora, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kapatid na Neraya. Bakit kinakailangan na sa panahon ng kapayapaan na iyon ang panahong pinili ng Diyos, sa makatwid ay taong 1921, ang pagkakahayag o pagkakatatag ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos
kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas? Ang sagot po ng Biblia ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo na nasulat po sa Unang Korinto. Ang kapitulo po ay 14 at ang versikulo ay 33. Sasalin po ng Biblia ang Tagalog, popular version. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos. Narito po ang dahilan kung bakit hindi sa panahon ng kaguluhan, kundi sa panahon ng kapayapaan. Ang tiyak na panahong pinili ng Diyos para ipangaral ang kabanal-banal ng iglesia dito sa bansang Pilipinas na ang tinutukoy nga ay 1921. Gaya ng ating narinig, sapagkat ang Diyos anya ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi ang kaluguran ng Panginoon ay ang kapayapaan. Kaya nga po ang tawag sa Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Gayaan niya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos. So pinaiiral po sa ating pagsasama-sama ang mapayapang paraan ng pagsasama-sama at ayaw ng Diyos yung kaguluhan. Yun po ang dahilan. Kahit tayo po ang tatanungin, ano po ba ang mas magandang panahon kung tayong mamimili? Panahon po ba ng kaguluhan o panahon ng kapayapaan? May mga napatatawag o napapakilalang di umano sila din yung iglesyang pag-aari ng Panginoon. Pero tanungin natin, anong panahon ba kayo nagsimulang mangaral? Sa panahon ba ng kapayapaan o sa panahon ng kaguluhan? Kung panahon ng kaguluhan, hindi nalulugod anya o hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos ang ganung panahon. Sa halip, ang kinalulugdan ng Panginoon, sapagkat siya'y Diyos ng kapayapaan, panahon ng kapayapaan, yun ang napili niyang taon o panahon. At yun ang dahilan. Kaya yun ang pasimulang katuparan ng hula na pangaral ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito po ay naghahayag sa atin na ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi na lamang po basta sumulpot o natatag dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat alam natin, ang mangyayari at makapangyayari lamang ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. Kung kaya, maging sa panahon kung kailan niya itatatag na muli ang iglesia ay isinaysay sa pamamagitan ng hula na kinasangkapan niya ay ang mga propeta. So, 1921, pinasimulan na pong ipangaral ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tandaan po natin yung taon. Sapagkat bukod sa ang tao'y maghahanap ng kapayapaan na binuo ng League of Nations upang isulong ang pangbuong mundong kapayapaan na nataon nga po sa taong 1921. At upang lalong papagtibayin sa ating kalooban na 1921 alinsunod sa iniula ng Biblia, ay totoong sa taon ding yun ay papagtitibayin sa ating kalooban ang isa pang inihula ng Diyos para po tukuyin ang panahon ng pagkakatatag ng Iglesia sa bansang Pilipinas. Ano po ba ito, kapatid na Neraya? Yung karagdagang hula para lalong magtumibay sa ating puso na 1921 ay pinasimulan ang pangangaral ng Iglesia. Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Isaias, kapitulo 60, versikulo 9. Tunay na ang mga pulo ay manghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo, ang kanilang pilak at ang kanilang ginto na kasama nila, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Dito po sa talatang ating binasa na dati ay hula, ngunit sa ating panahon ay isa nang kaganapan. Sinasabi sa talatang ito, tunay na ang mga pulo. So ang bansang Pilipinas, ang mga mamamayan nito, anya ay maghihintay sa akin, maghihintay sa pagdating ng Panginoon, ng kanyang mga aral, dahil yun yung panahon ng pagkakatatag ng kanyang iglesyang pag-aari. Subalit, bago
ang pagkakatatag o pagkakahayag ng kabanal-banalang iglesia, ang mga sasakyang dagat anya ng Tarsis ay siyang mauuna. May unang darating dito upang dalhin anya ang mga anak mula sa malayo na may daladala anyang pilak at mga ginto na kasama nila gamit ang pangalan ng Panginoong Diyos at dahil sa banal na Israel sapagkat kanilang nilwalhati ka. So dito po sa talatang ito, maunawa natin na may tinutukoy na sasakyang dagat ng Tarsis. Ano po ba yung Tarsis? Ayon sa mga pagkakapahayag sa kasaysayan, ang Tarsis, ito po is a coastal city of Spain. Ito ay isang sudad o lungsod sa baybaying dagat ng Espanya. At mula doon, yung sasakyang dagat na mula sa Espanya ay unang darating dito sa malayong silanganan. At pagpunta nila dito, may daladala silang pilak at ginto. Yung pilak at ginto na kanilang daladala, yun po ay simbolo ng ipapakilala nilang pananampalataya tungkol sa paniniwala nila sa di umano'y Diyos na dapat kilalanin at sambahin at paglingkuran. So dito po ay patuloy nating uunawain kung ano ang gagawin nitong mga nakasakay sa sasakyang dagat ng Tarsis. Ito po yung mga Espanyol o mga Kastila na totoo namang may panahon. Ayon sa kasaysayan ay 1521 na naunang dumating dito sa bansang Pilipinas ang mga Kastila. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, at ako po'y nakatitiyak na sasangayunan po natin na yung sasakyang dagat mula sa Tarsis ay tumutukoy po sa paglalayag ng lalaking si Ferdinand Magellan. Sa pangunguna ni Ferdinand Magellan, sila po ay naglayag sa karagatan hanggang sa makarating dito sa bansang Pilipinas. Ano po ang intensyon at layunin ng mga Kastilang ito na nang dumating dito sa bansang Pilipinas? Ano po ang inihahayag, mga giliw naming taga-subaybay, na ayon pa rin sa hula ay gagawin nitong mga Kastila sa bansang Pilipinas sa panahon na yon? Ang sagot po ng Biblia ay po sa kahawig na pangyayaring nasulat patungkol sa unang bayan ng Diyos na mangyayari ulit sa bayan ng Diyos sa huling araw. Nakasulat po ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7, Versikulo 6 hanggang 7. At ganito ang sinalita ng Diyos na ang kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin at sila'y pahihirapang 400 taon at ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. At pagkatapos nito'y magsisialis sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. Ayon po sa kahawig na pangyayaring naganap sa unang bayan ng Diyos nang sila ay mapasa Ehipto, sila'y inalipin at pinahirapang 400 taon. Ganun din ang magiging karanasan ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas pagdating ng mga Espanyol o Kastila sa ating bansa. Anong sabi? Dadalhin din sila sa pagkaalipin at pahihirapang 400 taon. At pagkatapos ng 400 taon na pangaalipin ng mga maling aral at maling pagtuturo at pagpapahirap, pisikal at espiritual na pagpapahirap, sila ang niya'y aalis. At pag-alis nila, yun naman po ang pasimula para paglingkuran ng Panginoon sa bansa o bayang ito. Kaya kung totoosin po natin, ayon sa kasaysayan, March 16, 1521, ang dumating ang mga Kastila sa bansang Pilipinas. Pahihirapan niya 400 taon. Kaya kung atin pong susumahin at tutuusin, 1521 plus 400 years, so magtatapos yung 400 taon, eksaktong panahon ay 1921. Kaya dito maunawa natin na yung 1921, hindi lang ito panahong sinabi at ipinahayag ang kapayapaan-kapayapaan na hudyat ng pasimula na pagkakahayag ng tunay na iglesia sa bansang Pilipinas. Kundi ang 1921 din,
ito rin yung pagtatapos ng pisikal at espiritual na pangalipin at pagpapahirap ng maling aral ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang 1921, pagka ipinangaral na ang aral ng katotohanan, ang sabi ng Panginoon at inyong makilala ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa inyo. Kaya katapos na po yun ng kanilang pag-aalipin at simula na ng espiritual na kalayaan ng mga taong mananampalataya dito sa bansang Pilipinas. So dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, dalawang magkabukod na pangyayari pero iisa ang tinutukoy na taon. Uulitin ko lang po, ang League of Nations ay nagpatupad ng global peace noong 1921. Nang ipromote ng The Big Four ang tungkol sa kapayapaang pangbuong mundo, sabi ng Biblia, ipagtanong na ninyo ang dating landas. Hanapin na ninyo ang mabuting daan. That was 1921. At ang bukod na pangyayari na inihula pa rin ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, mayroong sasakyang dagat ng Tarsis at tumutukoy ito sa paglalayag ni Ferdinand Magellan. So, dumating si Ferdinand Magellan sa bansang Pilipinas noong March 16, 1521, na ang daladala ay upang i-introduce ang Katolisismo dito sa bansang Pilipinas. At tumagal sila, 10 ng mga mamamayan ng mga ng Espanya dito sa bansang Pilipinas, at nagpahirap at inalipin ang mga mamamayang Pilipino sa loob ng 400 taon. Physically, inalipin, kaya ang tawag nga sa Pilipino noon, mga Indio, di po ba? Inalipin din sila spiritually sapagkat inintroduce nila ang Katolisismo sa bansang Pilipinas. So after 400 years, sabi ng banal na kasulatan, sila ay aalis doon sa ganung paniniwala at paglilingkuran nila ang tunay na Diyos. Kaya taong 1521 plus 400 years na pagkaalipin ng mga Pilipino mula sa maling aral, ito po ay mayroong suma total na 1921. Kaya umaayon pa rin ang dalawang pangyayaring ito batay sa inihula ng Biblia na pasimula ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid na ni Raya, mula ng taong 1921, ano po ba ang mahalagang bili ng Panginoong Kristo Jesus na hanggang ngayon ay patuloy na itinataguyod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa buong mundo? Ito po yung ibinili ng una sa mga apostol at nananatiling bilin sa mga kasangkapang pastor sa kabanal-banalang Iglesia sa huling araw. Nasulat po ito sa Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15, hanggang 16. Ang huling talata na ipaglilingkod natin sa ating mga mahal na taga-subaybay. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito po ang maliwanag na pahayag mula sa salita ng Panginoon na itinaguyod ng mga apostol ng una. At dahil nga sa malaking pag-uusig nang sila ay pumanaw at pinatay sa iba't ibang kaparaanan, natigil o nahinto, naputol yung pangaral ng aral ng katotohanan. Subalit hindi po pumayag ang Diyos na habang panahon ay hindi naririnig ang aral ng katotohanan. Kaya ito pa rin po ang ating itinataguyod sa panahong ito. Yung naputol na misyon ng mga apostol tungkol sa pangaral ng Ebanghelyo para ang mga tao ay sumampalataya, magpabautismo at maliligtas, ito rin ang patuloy po nating ginagawa mula sa mga unang kinasangkapan ng Diyos mula 1921 hanggang ngayon, patungkol pa rin sa mahalagang bili ng Panginoon na humayo, ipangaral ang Ebanghelyo. At kung katulad po ninyo, kayo ay hindi lang nakikinig, kundi sa halip kayo po ay sumasampalataya at magdi-decide na magpabautismo,
ang pangako ng Diyos, yung hinahangad nating kaligtasan ay mapapa sa atin. So wala pong ibang hangarin o walang ibang dahilan kung bakit patuloy na nangangaral ang kabanal-banal na iglesia para tugunin ang mahalagang bili ng Panginoong ito na may kinalaman po sa kaligtasan ng ating-ating mga kaluluwa. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang kaganapan ng hula tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siya naman naming ipinangangaral sa atin pong kapanahunan. Ang dalangin namin, nawa ay lumika ito sa ating puso ng pananampalataya na tayo po ay magnasa na mapaanib sa kabanal-banalang Iglesia sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig ng kanyang mga banal na aral at kapag daka ay tanggapin natin, nasain natin na tayo po ay mabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesyang pag-aari ng Diyos na dahil sa bisa ng hula, ngayon ay muling ipinangangaral po hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundong ito. Dalangin namin at hinahangad namin na kayo po ay mahikayat at dito sa iglesyang may hula ang Panginoon ay magsama-sama po tayong lahat. Ito nawa ang ipagpala sa atin ngayon at magpakailanman. Amen.